Nilabas na ni Kusakabe ang kanyang natatagong abilidad habang nakikipaglaban sa King of Curses at hindi kayo makakapaniwala, halos nakapag-deal din siya ng significant na damage dito. At ang ending naman ng chapter na ito ay hindi nyo inaasahan at ang gigimbal sa mundo ng Jujutsu Tech. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang spoilers and leaks para sa Jujutsu Kaisen Chapter 254. Sa pagsisimula ng chapter, nagkaharap na nga itong si Kusakabe at itong si Ryomin Sukuna. Agad na ginamit ni Kusakabe ang kanyang new shadow style, Simple Domain Evening Moon Sword Drawing. Sa palagay ko naman, hindi ko na kailangang i-explain sa inyo kung anong features dahil aware naman kayo kung paano nag-work ang Simple Domains. Dito naman ay napaisip itong si Sukuna kung bakit gumamit ng Simple Domain itong si Atsuya. Dahil unang-una sa lahat, ang Simple Domain ay ginagamit lamang para ma-counter ang sure hit effects ng isang domain expansion. Subalit hindi naman gumagamit ng domain ngayon itong si Sukuna. Agad namang nag-send ng mga slashes itong si Sukuna, subalit na-block yun lahat nitong si Kusakabe. Habang sinasabi na sa loob ng Simple Domain itong si Kusakabe ay na-amplify ang kanyang cursed energy output at ang mga slashes ni Sukuna na pumapasok sa range nito ay nagiging weak. Sinabi din na sa loob ng Simple Domain nitong si Atsuya ay nagagawa niyang isang fully automatic system ang kanyang katawan na kung saan ay automatically ina-atake niya ang kahit na anong ataking pumapasok sa range nito. Dahilan kung bakit napakadaling napapari at nabablock nitong si Kusakabe ang lahat ng mga slashes na sinesend sa kanya ni Sukuna. Dahil dito ay pinuri pa siya ng King of Curses habang sinasabi na hindi na daw masama ang kanyang reflexes. Nabanggit din dito na sa pamamagitan ng pagbasa ni Kusakabe ng sparks or ng motion at ng body language nitong si Sukuna ay napepredict niya kung anong susunod nitong gagawin, kaya mas nagiging mas light pa ang work ng pagpigil niya sa mga slashes nito. Subalit hindi inaasahan ni Kusakabe, bigla na lamang may nakalampas na slash sa kanyang pagpepredict. Dahil pala yon sa hindi gumalaw itong si Sukuna habang nagsisend ng slash, kaya hindi niya nabasa ang ginawang body language nitong si Sukuna. Bago magpatuloy ang laban ay nagkaroon na naman ng konting flashback habang pinag-uusapan ni Gojo, ni Maymay at nitong si Nanami bakit natawag nilang pinakamalakas na first grade sorcerer itong si Kusakabe. Sinabi ni Nanami na may napakarami at napaka-wide daw ng variety ng techniques na kayang gamitin itong si Kusakabe. Habang sinasabi naman itong si Maymay, kahit na anong sitwasyon ay kayang mag-adapt at kayang makasurvive nitong si Kusakabe. As for Gojo, Satoru naman nagkaroon siya ng napaka-simple subalit napaka-informed informative na explanation kung bakit nasabi niyang malakas itong si Kusakabe. Sinabi niya na kahit sa mga pinakamalalakas na mga sorcerers ay hindi kayang gamitin basta-basta ang isang simple domain at sa mga beginners, kinakailangan pa nga daw gumamit ng isang binding vow para lamang magamit ito. Tulad na lamang ni Miwa na hindi natin alam may isang binding vow din pala para magamit ng kanyang simple domain. Hindi yon ang ginamit niya kay Kenjaku, subalit ang simple domain na ginamit niya maging sa laban nila ni Maki. Para magamit ni Miwa ang kanyang simple domain ay kailangan nakalapat ang dalawang paa niya sa lupa para completely mailatag niya ito ng walang kahirap-hirap. Meaning kung tumatalon itong si Miwa at kung gumagalaw siya nang hindi nakalapat ang isa sa kanyang mga paa, hindi niya magagamit ang simple domain. Subalit pagdating kay Atsuya Kusakabe, hindi niya kailangan ng kahit na anong kondisyon, ng kahit na anong binding vow dahil na-master niya na yon at kahit kailan pwede niyang gamitin yon. And not only that, nang dahil lang sa na-master at na-polish na nitong si Kusakabe ang paggamit niya ng kanyang simple domain, napakalawak na ng range ang kanyang version ng simple domain. Nagbalik naman ang sumunod na panel sa pakikipaglaban ni Kusakabe sa King of Curses nang dahil lang sa nababasa ni Kusakabe ang sparks ng cursed energy nitong si Sukuna, naramdaman niya na tumataas at umiipo na ng cursed energy output si Sukuna, kaya napredict niya na gagamitin na nito ang kanyang world cutting slash. Nang dahil dito, mas pinalawak pa nitong si Kusakabe ang range ng kanyang simple domain para ma-weaken niya ang paggamit ni Sukuna ng kanyang curse technique. Nang dahil sa ginawang ito nitong si Kusakabe, namangha maging itong si Ryomin Sukuna dahil ito ang pinakaunang beses na makita niya ang ganito kalawak na simple domain. Nasabi din ni Maymay na usually ginagamit ang simple domain para i-lure or para ba i-bait para palapitin ang kalaban sa loob ng range nito. Subalit pagdating kay Kusakabe, hindi niya ginagawa. Pinapalawak niya palalo ang range ng kanyang simple domain at siya ang sumusugod sa kahit na sinong maaabot nito. And then makikita natin ang isang napakaangas na double spread page habang tinataddad ng slashes nitong si Kusakabe si Ryomin Sukuna. Makita din natin na effective ang mga atake ni Kusakabe dahil nagkakaroon ng napakadaming sugat ang King of Curses. Who would have thought ang napakaduwag na Atsuya Kusakabe na ito na palaging gusto lamang umuwi at ayaw mapahamak, eh ganito pala kalakas, nagagawa niya pang mag-stand on his ground
maging laban sa King of Curses mismo. Nabanggit din dito ni Nanamino, wala siyang kilala na kahit na sinong kayang i-block ang lahat ng barrage of slashes na nagagawa nitong si Kusakabe kapag umaatake siya. Except for only one man na si Gojo Satoru na hindi naman talaga kailangang i-block pa yon. Tapos ang napakaraming barrage of slashes nitong si Kusakabe ay bumigay ang kanyang katana na dahilan naman kung bakit itinapon niya ang kanyang coat, nag-initiate ng isang close quarters hand-to-hand combat kay Sukuna. Nagawa din niyang mapatalsik at mapalipad si Sukuna gamit ng isang napakalakas na sipa. At hinabol niya pa ito para mag-deploy pa ng napakaraming follow-up attacks. Napaisip dito si Kusakabe kung bakit ginagawa niya pa ito at kung bakit nagpipilit pa siyang lumaban sa King of Curses na naisip niya naman na napakalaki ng utang na loob niya kay Principal Yaga. And then makikita natin ang awakening pose nitong si Kusakabe na para bang ginagaya niya ang pose ng Honored One nang ma-awaken nito laban kay Toji Fushiguro. Pinagpatuloy pa rin ni Kusakabe ang pag-atake kay Sukuna ng walang humpay at ginamit niya pa ang isang panibagong technique na tinatawag niya na Hazy Moon. Sa pamamagitan ng Hazy Moon ay nai-re-reshape niya ang naputol na parte ng kanyang katana na dahilan naman kung bakit kahit putol na ito ay nagamit niya pa rin ito laban kay Sukuna. Subalit na block ni Sukuna ang kanyang pag-atake gamit lamang ang dalawang daliri habang sinasabing napaka-predictable na ginawang atake nitong si Kusakabe na atakihin ang kanyang already damaged na puso. Balit by the next panel ay makita natin si Kusakabe na nakalupasay na sa lupa habang tinamaan ng isang X-type na slash sa kanyang katawan. Dumating naman agad si Uwi-Uwi para i-rescue sana itong si Kusakabe. Subalit napakaraming beses niya na itong ginawa kaya na-predict na ito ni Ryomen Sukuna at inaantay na talaga siya upang patayin siya para hindi niya na magawa pang ma-teleport ang mga bangkay at ang mga injured na nanggaling sa Jujutsu Tech para i-heal pa ito. Dahil napakalaking hindrance daw nitong si Uwi-Uwi at napakalaki na nang naidudulot niyang problema kay Sukuna nang dahil lang sa pagte-teleport niya ng mga corpses. Subalit bago pa man lamang mapatay ni Sukuna si Uwi-Uwi ay biglang dumating itong si Miguel. Kung hindi nyo pa kilala si Miguel, ito ay ang nakalaban ni Gojo Satoru way back sa Jujutsu Kaisen Zero na gumagamit ng isang black rope na nagagawang mag-interfere nga sa kahit na anong curse. Walit hindi naman nakakapagtaka na hindi kilala nitong si Sukuna si Miguel dahil wala pa naman si Yuji Itadori way back sa nangyaring incident nang mangyari ang laban sa gitna nitong si Geto Suguru at ng Jujutsu Tech. Dahil naman kung bakit ininsulto ni Miguel itong si Sukuna habang sinasabi na baka daw nakatira sa ilalim ng isang bato itong si Sukuna kaya hindi siya nito kilala. With an editor's note na nagsasabing Miguel, the man who fought Gojo Satoru on equal footing joins the fight. And that is where the chapter ends. Patay na nga ba si Kusakabe? At ano nga ba ang magiging laban nito si Miguel kontra dito kay Ryomen Sukuna? Yes, we'll know about that by the next chapter. Pero magkakaroon pa rin naman tayo ng full chapter review ngayong weekend. Kaya antayin nyo rin yun. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring nyo na din ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you in the next one.